Gusto ko na sabihin sa iyo, Cleo. Ako ang nauna, pero ikaw ang nagwagi. This next person that we'll be calling in front is Martin's brother from another mother. Kala mo laging seryoso, pero pag nakilala mo, loko-loko pala. Very dependable, trustworthy, and loyal. Pinakamaasahan mo sa chismis. Tawagin natin siyang Iron Man. Please welcome our best man, Mr. Ken Yao. Ken! Hello, hello. Sige. Good evening, everyone. Sorry, missing na ako eh. So, I'm Ken Yao, Martin's best friend and best man. Tanga na. English kasi eh. So, si Martin, kahit sa anong bagay, maasahan mo yan. Sobrang mapagkakatiwalaan sa kahit anong bagay. Sa lahat na naging problema ko sa buhay, nandiyan siya para sa akin. Minsan, sa sobrang close namin, naging parang mali na eh. Last time, parang college pa lang kami nun. College pala kami, nanood kami ng movie na Tagalog, na romantic movie, kaming dalawa lang. Love story, kaming dalawa lang, pinagtitinginan kami ng ibang tao. Parang bakla ba ako? Wala na sa script yun. Fast forward to January 2020, pandemic nun. May nakilala si Martin sa Facebook, in-add niya sa Facebook na pinakilala ng office mate namin. Sabi ko, sino na naman yung bibigtamain mo? Yung pala si Cleo. Anyway, kinikilig siya pag kinikwento sa amin ng wife ko si... Saan ba yun? Si Chris. Chris. Tatangin na, yari ako mamaya. Sabi niya, may hindi kinwento yung pari kanina eh. Sabi niya sa akin, Cleo, kinikwento sa akin ni Martin, ikaw daw yung patay na patay sa kanya. Nung high school pa lang kami, yung sa inter-school na varsity basketball, sabi niya sa akin, kilala mo na daw siya. Parang patay na patay daw ka daw sa kanya. So, sabi niya, chinito ako. Siyempre, sino ba yan naman hindi magkakagusto sa akin? Takina, huwag ka na mag-ano, mura-mura dyan. Takina, yun na may totoo eh. Teka lang ah. Isa pa. Hindi. To be honest, Cleo. Nakainom kasi ako eh. Sabi niya, sobrang hirap para sa akin. Sabi ni Martin sa akin, puro positive lang daw sabihin ko. Pero, ang hirap. Takina, 2 days sa akong puyat dito. Takina. Sorry. Hindi, sabi niya. Guys, pagpasensyahan niyo na po yung mensahe niya. On sale po kasi, kaya murang-mura. Sarado pa yung mobile bar. Nag-request na ako ng inumin ko. So, I've been with my wife for 14 years na. So, I'm lucky to have Martin na nakaibigan ko. 19 years old, nagka-baby na kami ng wife ko. Si Martin lang yung kaibigan ko na nandun para sa akin nung nanganak yung wife ko. And sumuport sa akin sa... In... Si Martin lang talaga yung sumuport sa akin ng... sorry. Yung time na, syempre, bata, tapos nagka-baby na maaga. Alam ng wife ko, si Chris, na...
Martin, kung may nakapanood man ng rewind dito. Alam ko, love story yun. Pero kay Martin, kahit hindi kami mag-jowa, kung mauulit man, kunyari, may next life ako, gusto kong mailala pa rin si Martin. As a friend, sobrang maaasahan kahit sa anong bagay. Sorry guys, sobrang hirap to para sa akin na kanina pa umiinom. Sabi niya sa akin, papakilala lang kayo, hindi kayo sasayaw. Anyway, so... may three-letter words na seryoso ako ngayon ha. So, LRT. So, sabi niya, wag lang kayo basta mag-commute or mag-kotse nyo. So, LRT, L is for love, R is for respect, and T is for trust. So, I think, for 14 years, in-apply ko to sa marriage namin ng wife ko. Effective naman. So, hindi naman siya na, hindi naman siya nagagalit sa akin. So, L is for love, and R is for respect, and T is for trust. I know, sa lahat naman ng kinasal dito, huwag na tayong maglokohan. Nag-aaway-away rin naman kayo. So, ako, yung ginagawa ko lang, pag nag-aaway kami, timing lang ako. Kasi yung babae, hindi yan matimik eh. So, sa reaction, kahit yung year 2000, binabalik nila eh. So, yung ex ko na hindi ko nakakilala, binabalik pa. joke lang. Yung Chris, advice ko lang. Sorry. Overtime na yata ako. Hindi, okay lang. Hindi, pagka nag-aaway kayo, tsaka hindi naman maiwasan yan. Timing ka na lang, Martin. Hindi, trust me, kinabukasan, mag-asawa pa rin naman kayo. Kasi pag galit kayo parehas, dun lumalabas yung mga masasakit na salita eh. So, for me, hayaan mo na lang siya i-let out kung ano man problema. Hirap magsinungaling, ah. So, hayaan mo lang siya. So, kinabukasan, kahit anong mangyari, mag-asawa pa rin kayo. So, Martin, mahal na mahal kita bilang kaibigan. Bilang kaibigan. So, sobrang swerte ako na nagkaroon ako ng kaibigan na katulad ni Martin. Dahil sa? Dahil sa pagpapalaki ni? Tita Milet, and of course, gusto ko na sabihin sa'yo, Cleo, ako ang nauna, pero ikaw ang nagwagi. Pwede nyo ba ako i-cheer?